sa ating lahat. Palala po po sa mga nasa labas, pumasok na. Tayo po magsisimula na po. At saka mga kabataan, upo na kayo. At saka bawat isa, bumalik na po sa upuan. Tayo po magsisimula na ang ating Chitam Park of Morning Worship. I am requesting all to please stand up. Bigyan po natin ng panahon sa ating dalawang song leader, Brother Mario and Brother CJ. Thank you, Stella. Are you happy? Amen. Salamat tayo. Meron tayong backup ngayon, ba? Amen. Bakit galing po na ibabasay? Alam, masaya po tayo. Amen. May the Lord bless you. May for be our Father help.
dalangin ang ating mga baga at tawagoy manalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito muli sa iyong harapan. Yes. Lumalapit, hinihingi po ng iyong presensya. Hinihingi po namin na anuman po ang aming mga nagawang pagkakamali sa aming mga buhay. Yes. Sa mga oras pong ito, kami po ay narito magsisisi lumalapit sa iyo upang maging karapat dapat po sa iyong karapat sa mga oras na ito. Amen. Salamat po ng mga kami sa lahat ng pagkakataon na binibig sa aming oras-oras sa araw-araw na ikaw po ang aming sinasamba, pinasasalamata, binibigyan ng kapurihan. Salamat po sa bawat linggo na kami na tayo po ay nagkakasama-sama. Kasama po ang mong lingkod, ang aming pong pastor. Amen. Salamat po Panginoon na siya po ang binigay niyo pong pastor sa amin. Yes. At dalangin po namin, kami po narito sa loob ng iyong sambahan. Nabigyan mo po siya ng katalinuhan, karunungan na nagmumula sa iyo upang maipahayag ang iyong salita. Yes, okay. Na maunawaan po ng bawat isa. Salamat po marami at sa oras pong ito. Wala po kami ibang pinapupurihan at binibigyan ng mataas ng kasasalamat. Kung hindi, kayo po Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Ay, biyahin ulit. Amen. Lakasan po natin, diba? Amen. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Amen. Maraming ang gagana natin sa leader. Isang turo ko na lang, marunong na magkumpasyan. So, mga kapatid, happy Lord's Day po. At saka sa umagang ito, ating pong mga kapatiran ay sa ibang Mindanao, wala po silang samba ngayon. Kaya karamihan po sa kanila ay sabado po ang gawain. Paglinggo, wala po silang gawain. So, ang iba naman po ay sumasubaybay sa ating pong live streaming. Amen. Salamat sa Diyos. Ipag-pray po natin ang ating pong budget sa live streaming natin. 1,699 monthly. First payment natin last month, 2,575. Dahil po may charge yung telephone at saka yung pagpakabit. Pero salamat
ay ang bayad ay isinama na po sa first payment. Amen. Dumating na po ang bill, 1,699 na po maintain monthly. So, malaking tulong po yan para po sa ating live streaming. Tatlong account po ang bukas. Isa sa Nilo H. Flores, isa sa Nilo Hombre Flores, isa din po sa Nilo Flores. Kaya purihin ng Diyos na tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon ang ating mga kapatid sa Manila. Sister Millie, thank you for watching. Ay at least nakapagsamba sa Panginoon kasama natin. And then ang mga kapatid natin sa abroad, kapatid natin sana ay makasubaybay din po sila sa ating live streaming. Sabagay, kung di po sila makasabay, pwede po nila panuhin sa ibang oras. Yes. At palala po pa sa mga members na hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, magbukas po kayo ng inyong account sa YouTube, pagkatapos pindutin ninyo ang subscribe. And then, i-share ninyo sa inyong wall. Amen? Para po maraming maligtas at makarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. So, ngayon buwan, isa stewardship month natin at nagpo-focus tayo sa Life of Jude, Noah, nagiging mabuting katiwala si Noah ng Panginoon at pinagkatiwala sa kanya ang pagpangaral at ang paggawa ng arka. Amen? Amen. Sa atin po, sa ating kapanahonan ngayon, sa panahon ng grace, sa panahon ng church, ipinagkatiwala sa atin ang Ebanghelyo. Kaya dapat ibahagi natin ito sa iba, huwag natin itago, dapat natin ibahagi. Anyayaan sila, at saka para sila po'y maligtas, mayroon kang corona. Sa umagang ito, we have guests, si Sister Elsa Kalalin, taga Santa Rita, kapatid ni Sister, invited by Sister Jean. Talakpakan natin. Okay lang po ba patayuin natin si Sister Elsa? Tumayo lang po sa upuan. Okay, talakpakan natin natin. Thank you for coming. Pwede na pong makakaupo. So, tinanong ko siya, mayroon po siyang walong anak. Amen? Sana itong, tama ko ba? O baka nagkamali ako. Walong anak? At salamat. Sana itong walong na anak, sana makasama rin natin sa Panginoon. Yung mga magulang na ang mga anak ay nagsasamba, ay pinapagpapala ng Diyos ang pamilya. Amen po? So, tungkol po sa ating mission, palaala lang po, ang July and August, kung maaari po, ay huwag kalimutan ibigay. Andi po, nagpadala na po tayo ng support sa foreign at local. 5,000 lahat. Andi po, meron po tayong feeding this month. Andi po ang birthday ng September si Brother Juicy. Nawitan na po natin noong last Sunday. Amen? So, ipag-pray po natin ang klase October 5 na, hindi na po mapigilan. Ang ating mga co-teacher ngayon, ngayong araw, ay hataw-hataw silang ipinaghahati ang 7 modules sa oral po. Hindi ko alam kung anong number ang ating madampot. So, pag isang module kami, gagawa namin yan ng video presentation bukas ng pasahan. So, pero ang kasama ko naman ang Panginoon, kakayanin ko naman yan. Amen? So, bukas na ang pasahan yan. Kaya, gagawa ng video presentation dito sa laptop o sa cellphone. Pagkatapos, may online class na. So, pag ang estudyante ay hindi maka-afford, makapasok sa Google Meet during that hour, pwede niya panoorin sa ibang oras. Amen? Amen. At saka mayroon pong modula. So, napakahirap sa bahagi ng teacher. Akala ng ibang teacher, swerdo na ng swerdo. Hindi niya lang, mula nung nag-lockdown, meron po kaming online activities. Halos, sige trabaho, sige online. Napakahirap. Kung ako lang, parang gusto ko nang mag-resign. Mahirap.
hindi po madali ang magiging guro sa online. So, salamat. Meron tayong panauhin. At saka meron po tayong mga candidates for baptism. Ipag-pray natin si Brother Celso. Amen? Brother Celso, sino yung kasama niya? Na hindi pa na-baptize? Okay, pag-pray din po natin si Emmanuel Tadio, no? Na mapaluwag ko doon sa Balite. Pagkatapos, para ma-baptize na rin. Alam niyo po mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Kahit ikaw ay masamang ugali, ang makapagbago lang ng ugali ng tao ay ang Panginoong Hesus. Kaya huwag natin sabihin na ay walang pagbabago. No! Ang makapagbago lang ng buhay ng tao ang Panginoon. Yeah. Hindi ko tayo. Kahit nangangako sa asawa yan, pag nagkatuluyan tayo, hindi na ako iinom, hindi na ako manigarilyo, niloloko pa lang yan. Pero pag nagsamba yan, tumanggap sa Panginoon, dito po niya malalaman ang totoong pagbabago ay nasa Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Kaya huwag mo sabihin sa asawa mo, magbago ka na. Hindi ka talaga makapagbago sa kanya. Nagbago rin yung mga tatlong buwan. Pagkatapos, magtatago-tago yun sa barkada, iinom. Uuwi na lang yan, amoy alak. Amen? Amen. Pero pag nagsamba siya, tumanggap sa Panginoon, magbabago ang buhay niya kahit hindi mo nasabihan. Kasi ang banal na espiritu sa puso niya, kumikilo siya. Di ba, Brad Celso? Amen. Trapakan natin, Brad Celso. Tuloy-tuloy pagsimba. So, pag-pray natin siya, na tuloy-tuloy ang pagsamba niya at mabaptize. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya huwag tayo mag-worry sa mga kapatid natin na lasinggo o masamang ugali. Time will come pag nasumpungan nila si Kristo, na-encounter nila si Lord, magbabago din po ang buhay nila. Okay? So, palaala po, pag nagsimula na pong samba, pakibulungan natin ang mga kabataan, yung may mga bata sa likod ng umupo, at saka sabihan natin sila, umupo ng maayos, at iwasan ang labas-pasok. At palala po, bawal po magnguya at kumain sa loob ng simbahan. Pakipunin yan, lagay sa bulsa. Okay? Okay. So, wala na. Okay, good. Alunok na. Salamat. So, palala po, ano? Nakikita ko po kasi nangunguya. Kung si Pastor Bante, matindi yun. Sisigawang tao. Tuturo na pa. Matindi yun. Nanginig nga ako eh. May tinuro sa tabi ko. Akala ko ako. Ano yan? Kasi nangunguya na. Pagdira. Matindi na pa ako si Pastor Bante. Lapitan mo! Ah, sir! Punta na nga, sir! Akala ko ako. Dito pa sa tabi ko eh. Pag nasa loob ng simbahan, iwasan natin magkumain ng candy at ng bubblegum. At iwasan din po natin ang kwentuhan. Dapat sa loob ng simbahan, maitrain na natin ang mga kabataan bago tayo na mamatay, sila ay susunod na tagapagsamba at sila ang magiging seryoso na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Iwasan din po natin maglaro sa dingding. Mark, dito ka po sa, magpalit kayo, dito ka sa gitna. Ayan. Yung mga kabataan, huwag natin paupuhin sa gilid yung malikot ng kamay. Dapat nasa gitna na sila. Kasi nakalakal po na yung dingding, oh. Nakalakal po na. So, kasunod, nababakbak na. Pag may mahuli tayo, kanya-kanya, bakbak mo, pintura mo. Okay na ba? Amen? Bakbak mo, pintura mo. Kaya kailangan madisiplina ang mga kabataan. Kasi ang mga kabataan, para silang palaso. Tayo yung mahawak ng pana at kung saan natin sila itatama. Right. Kaya sa bahay pa lang, itatama na natin sila. Pag hindi sumunod, paluin mo sa kamay. Kasi isang dalawang palo yan, yun na yan uulit. Maniwala kayo sa akin. Si Ismael yan, napakalikot yan. Si Harry, si Boy. Inusunturon ko yan hanggang ngayon. Yan ang totoong pagdisiplina. May kasamang pagmamahal. Pero pagkatapos mong palo, kausapin mo naman, hindi na tahimik ka lang sa samang loob niya. O, sama ka loob mo. Hindi na po. O, di ba? Amen. Okay po. Salamat. Meron tayong panawin. Tayo po magsitayong lahat. At palala ko pala,
tuwing Merkules may prayer meeting tayo. Pero ng Merkules, sobrang lakas ng ulan. Yes. Kaya prayer meeting, family na lang. Hindi ko naging live kasi nakaupo lang kami. Tayo po magsita yung lahat at tayo po ay umawit ng welcome song. Happy Halloween, ready, sing. Welcome to BCBC, it's the church where you belong. Welcome to BCBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word, of Christ the living way. BCBC, welcome you today. Kami lahat ay nagagala na makasama ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may higa upang makilala ka at ang makapiling pa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may higa upang makilala ka at ang makapiling pa. Come and worship with us. Worship at BCBC. Join your voices with us as we pray and sing. Jesus is Lord at BCBC. He is Savior. He is King. Jesus is Lord of everything. He is Savior. He is King. Amen. Okay po, hindi na po makaupong lahat. At saka makinig na po tayo ng bawang mulis. Makinig po tayo ng solo. Amen? Amen. The Bluetooth device is connected successfully. Thank you.
Okay, good morning po. Amen. Salamat sa aming sayo ng awit na nagbibigay po sa atin ng paraala. We need to bow the knee before our Lord Jesus Christ. Amen. Mayayari yan sa langit. Time will come during the worship service in heaven at the same time the judgment set of Christ. Ito po ang ating tatalakayin sa umagang ito. The 7 years Great Tribulation Period, Rule of Antichrist. Amen. Amen? Okay po. Good morning po sa muli. Lahat po tayo ay magsitayo na. At buksan natin ang Biblia sa Revelation chapter 6 verse 1 up to 17. Basahin ko po ang Word of God. Sundan lamang ninyo ng inyong mga mata. Revelation chapter 6 verse 1 up to 17. Basahin ko po sa salitang Pilipino para po mas malinaw at maliwanag. Kung nakita na po ninyo, say amen. Sabi po dito sa Biblia, at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak at narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika, at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busok, at binigyan siya ng isang putong, at siya ay yumaong nagtatagumpay, at upang magtagumpay. Verse 3, at nang buksan niya ang ikalawang tata, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay, at sinabi, halika. Verse number 4, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tapak. Verse 5, at nang buksan niya ang katlong tapak ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim at yung nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Verse number 6, at narinig ko ang gayang isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang dinaryo ay isang takal na trigo at sa isang dinaryo ay tatlong takal na sipada at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Yeah. Verse number 7, at nabuksan niya ang kaapat na tata ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. Verse number 8, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang hadis ay sumusunod sa kanya at sila ay pinagkaloopan kapahamaraan sa ikaapat na bahagi ng lupa
na pumatay sa pamagitan ng taba at ng gutom at ng salon at ng mga ganit na hayop sa lupa. Verse number 9. At nang buksan niya ang kalimang tata, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong suma sa kanila. Verse number 10. At sila ay sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong Banal at Totoo, hindi mo hatulan at ipag-iigante ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi, mga painya pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Verse number 12. At nakita ko nang buksan niya ang ika-anim na tata at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Verse 13. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasampulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinampas ng malakas na hangin. Verse number 14. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululun at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Verse number 15. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipi at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang mga bawat alipin at ang mga bawat layak ay nagsipagtago sa mga yungig at sa mga bato sa mga bundok. Sikat from the last verse. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Verse 17, the last verse. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo? Tayo'y manalangin. O Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po sa iyong salita na aming nabasa. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kalaman upang ipangaral ang misteryong ito at ang nakahulang ito na mangyayari sa darating na panahon. At ito ay malapit na. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang lahat po ng mga nagsusubaybay sa programang ito na sila po ay malimunagan at sila po ay mawarningan at sila po ay makapaganda katulad din po namin. Pagpalain niyo po ang mensahe, puspusan niyo po ang banal na Espiritu ang iyong lingkod at ang buong dakong ito at ang buong nanonood ng aming live streaming ikalawang bahagi ng morning worship. Panginoong Diyos, padala niyo po kami ng mga guardian angel to surround us, to cover us, and to protect us. Please be with us and bless the message. In Jesus' name I pray. Lahat magsabi na, Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. Ang ating pong topic sa umagang ito, the seven years of great tribulation period, role of Antichrist on earth. Ang pitong taong na malaking kapaghatian ang magaganap at ang ito ay sa pamagitan ng pamumuno ng Antikristo. Kaya pagkatapos ng rapture, mga kapatid, ng Iglesia ni Cristo Jesus, ang Iglesia ni Cristo Jesus hindi po religion. Lahat po na sumampalataya kay Hesus Kristo, lahat po na tumanggap kay Hesus Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas, lahat po na nagsisi ng kanilang mga kasalanan, sila po ang totoong Iglesia ni Kristo. Hindi ang building, kundi ang tao na sumampalataya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas kay Hesus Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan ang totoong Iglesia.
hindi po ang building, hindi po ang religion, kundi ang naniwala na si Jesucristo ay isang Diyos na nagpakatawang tao. Yan ang totoong iglesia. Yan ang totoong Church of Christ. Ano po ba ang mangyayari? Ang susunod na mangyayari dito sa lupa pagkatapos ng rapture. Ganun ding panahon pagkatapos ng rapture sa simbahan, ano rin po ba ang mangyayari sa langit? Ang pitong taong kapighatian na nahahati ito sa dalawa. First, 3.5 years. Kaya, pwede kayo mag-take note para po kailangan ninyo itong malaman dahil ito po ay mangyayari at ito po ay hula. Ikalawa, 3.5 years. Equivalent, 7 years. Kaya tingin yan. Una, 3 taon at kalahati. Pangalawa, 3 taon at kalahati. Kaya yung 7 taon, hahatiin yan sa 2. Next po. Ang unang 3.5 years, pagkatapos ng rapture ng simbahan, mayroon pong magaganap na mangyayari sa langit. Mayroon pong magaganap na mangyayari sa langit. Habang nagaganap ang nangyayari sa langit, mayroon din pong nagaganap ang nangyayari sa lupa. Kaya mayroon pa po 3 tayong topic na ipapangaral sa susunod ng mga linggo. Kasi po, may 3 po yan. Pagkatapos ng rapture, doon sa chapter 4 ng Genesis, ang Revelation, at chapter 5, number 1 ang mangyayari sa langit, the worship service in heaven. Amen. Mayroon pong samba sa langit. Ang akala po ninyo, pagdating sa langit, wala na po samba? Mayroon po! Kaya po ang pagsamba, mula sa lupa hanggang sa langit. Ang sinabi sa Biblia, all Christian will worship in heaven and every Christian have crowns. So ang bawat Kristiyano ay magsamba sa langit. Kaya ang sabi ng iba, ang rapture daw, mula sa isang lugar, papunta dito sa lupa. Ibig sabihin, ang sabi ng iba, ang rapture daw, ay hindi po dadalhin sa langit. Mali po sila. Kasi po binasa ko ang Biblia, Genesis and Revelation chapter 4, nasa langit na yon ang Revelation chapter 4. Genesis, Revelation chapter 2 and chapter 3 is about the 7 churches. Pagdating sa chapter 4, ni-rapture na sila. Nasa langit na po sila. Pagdating sa chapter 4, pagdating sa chapter 5, nagsamba na po ang 24 elders. Amen. Kasama po ang 12 tribes. Kasama po ang lahat ng mga nasa langit. Nandun po sa langit, nagsasamba. Halim po, mayroon silang mga corona. Bakit? Yung crowns, yan po ang magiging offering sa langit. They are going to cast their crowns on the throne of God as their offerings. Kaya pagdating sa langit, mayroon din pong offering. Kasi po ang pag-worship, ang pag-usapan, hindi po pwede na worship na walang offering. Dapat pang nagsamba, mayroon po tayong offerings. May kasama pong offerings. Mayroon po tinatawag na kaloob. Pero pagdating sa langit, hindi na po pira ang ating kaloob. Kung hindi, 5 klaseng corona. At yan ay sasunod na natin yan, pag-aralan. At ang the 4 and 24 elders fall down before Him, Jesus Christ, that sat on the throne and worship Him, that is Jesus Christ, that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, na nagsasabi, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Amen. Lahat po ng mga nilalang ay nilikha para sa Panginoon at para lamang sa Kanya. Mga kapatid, yan po ang dapat nating malaman na napaka-importante po, mga kapatid. Mga kapatid, special announcement. Malungkot. Blessed morning, my brothers and co-workers in Christ Jesus. Pastor Lito Laurita passed away this morning and is now in eternal rest with God. All for the glory of Him who sent us. Pastor Laurita passed away this morning and went to heaven. Amen. Ang pastor po ng Christ Baptist Church ay pumanaw na.
So, tatlong buwan lang po at mahigit ang kanyang pagtiis. Siya po ay nasa langit na. Kaya, naging part po tayo na nagpipray sa kanila. So, we need to pray for the comfort of the Laurita family and the Christ Baptist Church. Amen? Amen. Well, malungkot sa atin, pero sa Panginoon na siya. At least, hanggang dyan lang ang buhay niya, binigay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, pagdating sa langit, pagkatapos ng worship service in heaven, mayroon pong judgment seat of Christ. Amen. Ang judgment seat of Christ, mga kapatid, the judgment of all Christian in heaven. Ang judgment dito, tungkol sa ating Christian life habang tayo ay nasa lupa. Pagkatapos tayo ng ligtas, pagkatapos natin tinanggap si Jesus Cristo sa ating puso, nating tagapagligtas, doon tayo sisinginin ng ating judgment. Judgment of the Christian, judgment of the living. Ibig sabihin, buhay ka man o patay na Kristiyano, pagdating sa langit, mayroon din pong paghukom sa atin. Pero ang paghukom sa atin, hindi para itapon sa impyerno. Mahatulan tayo kung mayroon tayong corona o wala. Right. Naintindihan po ba? Amen. Kaya po mga kapatid, mayroon pong puwang ang ating ginagawa. Mayroon pong reward pagdating sa langit. Kung naglingkod ka sa Diyos ng matapat, involved ka sa ministry, naghakay ka ng mga kaliwa kay Kristo, nagsusuporta ka pa sa misyon, tapat ka pa na dumadalo sa church activities, katulad ng Sunday school, Sunday worship, prayer meeting, at dumadalo ka pa ng mga fellowship sa simbahan, faithful ka pa nagbibigay ng ikapo, at nagbibigay ng first fruit, at nag-mission, at tumutulong ka pa sa mga mahihirap, lahat yan ay mayroong kaakibat at mayroong value sa paningin ng Diyos. Yes. Akala po natin, wala. Yung pagtulong natin sa mga mahirap, pagpakain natin sa feeding, at pagsuporta natin sa ating pastor, mayroon po yung kaakibat na reward. Yes. Next po, number three na mga ate, bakit natin inatulan ang ating kapatid? For why dost thou set at naught thy brother? Kay lahat tayo'y tatayo sa harapan ng judgment seat of Christ. Kaya ang ating kapwa, huwag natin silang hatulan. Amen? Amen. Kung ano nakita nyo, hayaan nyo na lang sila. Ako na lang ang bahala sa kanila. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me. Ito po yung inawit ni Sister Milia bago na na bow the knee. Amen? Amen. Si Mark, huwag mong paintulutan na mapunta sa dingding. Mamaya talian ko yung kamay mo, Mark. Mark, huwag mo na ulitin ha. Baka talian ko yung kamay mo, mamaya talian ko ng Diyos sa upuan. Nagsiyan lang yung isa, bawal ka pumunta. Amen? Amen. Okay. And every tongue shall confess to God. Bawat mga dila ay mag-confess sa Diyos, hindi sa tao. Bawal mag-confess sa tao. Right. Amen? Dapat sa Diyos lang. So then every one of us, individual, bata o matanda, shall give an account of himself to God. Lahat po tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Hindi ko po nakita ang inyong buhay sa inyong tahanan, ngunit nakikita ng Diyos ang inyong buhay. At hindi nyo rin nakita ang aking buhay, kita din po ng Diyos ang aking buhay. Kanya-kanya po tayo magbibigay sulit sa Diyos. Either good or bad. Pero good news, hindi tayo itatapon sa impyerno. Amen po? Amen. Ang hatol sa atin dyan, ano ba ang naitulong mo? Ano ba ang nagawa mo sa gawain ng Diyos at sa pamilya mo?
pagkatapos mong nakilala si Jesu Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung nagpabaya ka, humingi ka ng sorry, habang buhay ka pa, gumogo. Bumawi ka! Gawin mo ang tama. Itama ang mali. Ituin ang balukto. At dalhin ang pamilya sa Diyos. Dapat tayong mga tatay, tayong mga magulang, tayo ang salamin ng ating mga anak. At ang mga kabataan ay dapat natin silang sanayin sa pagsamba at sa paglilingkod sa Diyos. Napakalungkot, may mga magulang, pabaya sa mga kabataan, nagsasamba ang mga kabataan, sabi ng mga kabataan, sabi ng mga magulang, samba kayo! Sabi ng mga kabataan, eh kayo po! Eh, kayo na lang! Matanda na kami! Mga kapatid, napakalungkot ganyan. Dapat po ang mga magulang, sila po ang magdadala ng kanilang mga anak sa Panginoon. Pero ngayon, baliktad. Paglinggo ang mga kabataan na sa simbahan, ang mga magulang na sa trabaho, napakalungkot. Amen? Napakalungkot. Kaya po mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mga magulang, mga young people, pagdating na panahon, magiging magulang kayo. Kaya, dapat tayo po ay magsamba ng matapat dahil mayroon pong judgment si Jesus Christ sa langit. Amen. Number three, the marriage supper of the Lamb. Tandaan po natin, hindi lahat na mga tao ay ikakasal kay Kristo. Right. Ang ikakasalan po kay Kristo ay baptist. Amen? Amen. Wala tayong magagawa dyan. Ang totoong bride of Christ, walang iba, kundi ang baptist bride of Christ. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah! For the Lord God, omnipotent, reigneth. Mga kapatid, hindi pwede gamitin ang Hallelujah sa lupa! Gamitin lang ang Hallelujah sa langit! Amen! May makita po ba kayo from Genesis to Revelation, ginagamit ang Hallelujah sa lupa? Hindi po. Kaya itama natin ang tamang praktes. Wala tayong karapatan gumamit ng Hallelujah sa lupa. Ang Hallelujah ay gagamitin niya doon sa ikatlong langit. Amen. Yan ang mali ng iba. Hindi applicable sa lupa, gagamitin sa lupa. Ang salitang Hallelujah ay gagamitin niya doon sa langit. Kaya hindi pwede tayo sisigaw-sigaw dito sa lupa. Hallelujah. Right. Binasa ko from Genesis to Revelation ang amen sa Deuteronomy chapter 28. Pagdating sa New Testament, amen lang ang pwede gamitin. Pero sa lupa, hindi pwede gamitin ang Hallelujah. Doon lang pwede gagamitin sa langit ang Hallelujah. Amen. Basahin niyo Biblia niyo. Kung may mga nakikinig dyan na hindi baptist, mag-isip-isip tayo. Right. Hindi natin pwede gamitin ang Hallelujah sa lupa. Ang Hallelujah ay sa Revelation chapter 6 lang po yan nagginamit. Pero pagdating sa Genesis hanggang Revelation chapter 5, wala kang mapasa. Hallelujah! Kaya ang Hallelujah, sa langit lang yan, gagamitin. Amen po? Ako tumatahimik lang ako, pero pagdating sa pulpito, ibang usapan na. I want to defend the pulpit! Set on fire on the pulpit! Let the Bible, and what the Bible say? Amen? Bawal ng dagan, bawal bawasan. Kaya ang Hallelujah, tayo mga Baptist, hindi tayo dapat gagamit yan. Sa langit yan gagamitin. Ang atin yan, praise the Lord, okay lang yan. Amen. Pwede yan. Pero Hallelujah, never. Amen. Amen? Amen. Sisigaw-sigaw ka dyan. Hallelujah. Naku po, nasa langit ka na ba? Wala pa tayo sa langit ah. Bakit ang Hallelujah ka dyan? Bakit ka nag-Hallelujah? Kasi baka hindi ka makapunta ng langit. Yan ang napakalungkot. Maroon po kung ginagawa ng ilustrasyon ng pastor. Habi niya sa kabayo niya, pag-Hallelujah, talon. Pag praise the Lord, takbo. Pag amen, stop. Pag praise the Lord, tuloy. Ha, pag-Hallelujah, tuloy. Ako po, delikado. Napakaliwanag po. Revelation chapter 6, mababasa mo ang Hallelujah. At ang Hallelujah, hindi pwede gamitin sa local church. Ang Hallelujah ay pwede gamitin sa langit. 96. Wala ho tayong magagawa
Kahit sino pa ang magbatikos sa live preaching na ito, basahin mo Biblia mo. Wala kang makikita na pwedeng gamitin ang Hallelujah sa local church. Ang Hallelujah gamitin lang doon sa Revelation chapter 6. Ang salitang Hallelujah ay ang gumamit lang yan, ay ang mga nandoon na sa langit. Amen po? Malinaw po ba? Revelation 19. Sorry, baliktad. Akala ko 6:19, di pala. 19! Revelation chapter 19 verse 6. Napakaliwanag. At narinig ko at mayroong tinig of a great multitude, matindi, and as the voice of many waters, ang kanilang tinig parang tubig, and as the voice of the mighty thundering, katulad ng malaking tagkulong, at nagsasabi, Hallelujah! For the Lord God Omnipotent reigneth. Ginagawa kong awit, nakupo, maya ka sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, sisigawa ka dito sa putalupa, Hallelujah! Nakupo. Unawain naman si Pastor Park. Amen? Amen? Amen. Ayaw natin sila. Pero, pang nasa tayo, huwag tayong magsalitang Hallelujah rito. Amen po? Pag sinabi niya Hallelujah, ako ang sagot natin? Amen! Amen? Amen. Oh, lakasan niyo! Amen! Lakasan pa! Amen! Ayan. Hindi yung Hallelujah. Dapat, Amen! Amen. Praise the Lord! Amen. Oh, come off. Nawala na. Pwede yan, praise the Lord. Pwede yan, Amen. Huwag lang mag-Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Ayaw mag-praise the Lord. Praise the Lord! Pwede. Ano sabi sila ng Hallelujah? Ano sagot natin? Amen. 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 Yan, yun ang dapat. Dapat ilagay natin sa tama. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come and His wife hath made herself ready. At the bride of Christ is the body of Christ, is no other than the Baptist Christian. Amen? Amen. Wala kayong magagawa dyan. Alam niyo po bakit? Kasi po, wala silang eternal security, kaya hindi sila pwede ikasal sa langit kasi maiwan sila sa rapture. Yes. Napakaliwanag po yan. They will left behind at the rapture. Kaya ang pwede lang i-marriage sa pero dalaw ay ang the Baptist Bride of Christ doon sa langit. Kasi po ang paniniwala nila, post-trib. Pagdating sa Biblia mga kapatid, ay napakaliwanag, pre-trib. Yes. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of sin. Kaya hindi pwede ng Kristiyano ay gumagawa ng kasalanan. Dapat pagkatapos mong tumanggap kay Kristo Jesus, dahil ikaw ay tumanggap na at nagbago at hindi ka na dapat bumalik sa lumang pagkatao. Napakaliwanag, basahin ko. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Mga kapatid, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po sa Biblia, kaya kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Mga kapatid, pag ikaw ay nakay Kristo na, tinanggap mo na si Jesus Kristo na yung Panginoon at nakapagligtas, ay nagbabago na ang buhay mo. Ano po ba ang mga lumang bagay na dapat hindi mo na dapat gawin kapag ikaw nagiging Kristiyano na? Ito po, Galatians chapter 5 verse 19. Mga kapatid, ito po ay ang mensahe ng Diyos, hindi upang saktan tayo, kung hindi upang itama tayo. Kung tayo po ay gumagawa pa nito, mag-isip-isip ka, baka hindi ka pa totoong Kristiyano. Verse 19, at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuhid ay ang mga ito. Pakikiapit. Bawal po ang pakikiapit. Kapag Kristiyano ka na, hindi na pwede. Pero kung unbeliever ka pa noon at hindi ka paligtas at nagawa mo ito, hingian mo ng sorry sa Diyos. Ang pakikiapit ang ibig sabihin, may asawa ka, naghanap ka pa ng extra. Yan ang ibig sabihin ng pakikiapit. Kung nangyari man ito dahil hindi ka pa sa Panginoon at nasa Panginoon ka na, huwag mo nang ipagpatuloy at huwag mo nang balikan ito. Amen po! Amen. Amen. Pangalawa, pakikiapit. Pangalawa, karumihan.
kalibugan. Ano ba yung karumihan? Fornication. Example, may boyfriend ka, may girlfriend ka. Sabi sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1, hindi mabuti sa lalaki na galawin ang babae. At hindi din mabuti sa babae na nagpapagalaw sa lalaki. Vice versa. Amen? Kaya hindi tama ang pananaw ng sanlibutan na kapag may girlfriend ka, tikman mo muna. Ano yan? Nagluluto ka ng adobo? Hindi po, di. It is not good to a man. It is not good to a man not to touch a woman. Kaya po mga kapatid, ang karumihan, hindi pwede. Hindi pwede mag-kiss at hindi mo pwede magpapakiss. Amen ba? Amen. At hindi pwede magpakbay. Amen? Amen. Tapos, ang lakas pa ng loob mo, ilagay mo sa wall ng Facebook mo, nagpapakbay ka. Amen? Wala kang hiya. Kristiyano ka, ginagawa mo yan, hindi pwede. Kung nagawa mo yan at pinagsisiyan mo, huwag mo nang ulitin. Amen po? Amen. Amen. Ipasinsyahan tayo, pastor ako. Kung anong sinabi ng Biblia, ipapangaral ko as a warning kasi mahal ko kayong lahat. Ayokong mapapahama kayo. Kung aking anak, nakikita ko nagpaakbay at ilagay mo sa wall, sasampalin ko at papaluin ko. Hindi lang siya kasamang lalaki. Paluin ko at suntukin ko. Bakit po? Biblical. Kasi ang kasalanan niya, minor di edad, child abuse, ang kasalanan niya. Tama po hindi? Tama. Niloloko ang babae? Pakbay-akbay pa? Pakis-kis pa? Amen? Nasa harap pa ng tao? Naku po. Tapos, may nakita ba kayong mag-asawa naghalikan at nag-iakbayan sa daan? Naghalikan sa daan? Wala. Ang karamihan na naghalikan ay yung mga may relasyon lang. Pero pagkasal na, nahiya din po maghalik sa public. Dapat huwag kang nahiya kung public na, doon ka na maghalik. Amen ba? Si asawa mo yun. Pero yung girlfriend pa lang, boyfriend pa lang, bawal pa nga mag-boyfriend, bawal pa mag-girlfriend, wala kang hiya. Pag Kristiyano ka, hindi mo dapat gawin yan. Amen? Kasi po sabi sa Biblia, ano pa? Kalibugan. Ano ba yung kalibugan? Kaurakan! Ano ba yung kaurakan? Nangungurang! Nanonood. Hindi maganda. Lasciviousness. Nanghihipo. At pagpapahipo. Bawal yun. Amen? Pagkasal na kayo, pag gusto ka ng hipo, baka magsawa ka lang kahipo. Baka gusto pa magpahipo, ayaw mo na. Ayaw mo na! Pabira. Kaya po mga kapatid, napakaliwanag po Biblia. Ano pa? Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po, pag Kristiyano na tayo, huwag na tayong gumawa ng mga bruto sa ating bahay. Amen po? Amen. Huwag na! Ano pa? Gumawa ka lang ng bruto, ilagay mo mukha mo. Pangkukulam! Naku po, delikado. Mga pagtataniman sa manulog, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakalitan, mga pagkakampihan, mga pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya. Naku po, ito pa mga hidwang pananampalataya, ang dami nito. Ay, kung may patay, huwag magwalis. Tapos pag may patay, pag gabi, huwag na maghiram ng bigas. Pag gabi, huwag magpahiram ng bigas. Ikaw, ayaw tao, magugutom. Tama ba? Kung may naghiram ng asin, gabi. Kung hindi kayo papahiram ng kapitbahay nyo, pumunta kayo sa bahay, bibigyan ko kayo bigas. At bigas, asin. Walang bigas, wala akong bigas. Amen? O ano pa? Mga panaghalihan, mga paglalasing, naku po, nandito. Mga kalayawan, ito yung baili, tibuong kalibutan, disco, disco sa tanang, naku po, mga kapatid. Iwasan natin yung sweet music. I see the light that I pass by the window. Abo, ganun. Pero pag nasa sibat, nahiya po. Pero pag nasa
Sabi ko kay, akang bihira. Matindi pa kumawi? Ay, sunulay na tayo pa. Maka mo sabi si Pastor Saraya, narinig ka mo yan? Hindi po, nung unbeliever pa ako, paborito kong awit yan. Amen po ba? Pero yan ay ginagawa lang natin example at hindi na dapat natin gagawin na. Kasi po, delikado. Ano pa po? Kalayawan. At ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karian ng Diyos. Kaya mag-ingat ka. Pag Kristiyano ka na, huwag ka na mag-iinom ng alam. Okay na lang grape juice. Amen? Amen ba? Amen. Baka mamaya iba dyan. Eh pastor, grape juice, may halong kanduay. Maya-maya, pula na yung mukha. Pambihira. Eh pastor, di po, nakapuyat na po, ay pula mata ko. Mga kapatid, pwede nyo po maloko ang pastor, pero ang Panginoon, hindi mo maloko. Amen? O, tuloy na po tayo. Kaya ang ikakasal lang, yung mga nadala sa rapture, kaya yung hindi kasama sa rapture, may iwan. Next po. Ayan. Hoy, salamat. Letter A na. Amen. Letter A. The first event on earth after the rapture. Sa lupa muna tayo. Akala nyo sa langit na? Sa lupa tayo. Ano mo bang mangyayari pagkatapos ng rapture? Sa lupa. Number one mangyayari, ganito. Opening of the first four seals. Four events. I almost simultaneous during the first 5 months. Ba, sa loob ng 5 buwan, to establish the control of the Antichrist over the whole world. Beast out of the sea with the help of the false prophet and the dragon seem to be contemporaneous. Revelation chapter 13. This all may take place in the first 5 months of the Great Tribulation period by Pastor Ebenezer Tito Sita from Earth to Glory in Christ, page 11 and 12. Yan po ang komentary ni Pastor Ebenezer Nasita ng First Baptist Church of Manila. Ibig sabihin, pagkatapos ng rapture, sa loob ng 5 buwan, halos control na ng Antikristo ang buong mundo. Baka niyo po? Pagkatapos ng rapture, ang first 3.5 years, control na ng Antikristo ang sanlibutan. Tingnan natin ang unang kabayo. Apat na kabayo, ha? White horse! The Antichrist consolidating control of the whole world. Second Thessalonians 2:4-8, Revelation 13, Revelation 6:2. At nakita ko at narito ngayon ang maputing kabayo at ang nakaupo nito ay mayroong bow. At ang corona ay binigay sa kanya. At siya po yumayo upang mananagumpay at magtatagumpay. Ang white horse is a symbolic proclaims the Antichrist, presenting himself to the world as a prince of peace. Dito na po, sa unang 3.5 years, sasakay si Antikristo sa kabayong puti, pero hindi siya makarating sa earth hanggat hindi buksan ni Kristo Jesus ang unang selyo. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, ang control ni Antikristo ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Pag binuksan niya ang unang silyo ng akla, pagbukas ng unang silyo, ang kabayong puti ay mayroong nakasakay at mayroong bow at binigay ang corona. Ang ibig sabihin, simbolic. Ibig sabihin, ay ipoproclaim niya ang kanyang sarili na siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya, si Antikristo lang ang mag-soul ng real world peace. Kasi sa ngayon, gera. Syria versus Israel. Egypt, Syria. Ilang bansa laban sa Israel. Sa Spratly Island, nag-away-away. China, Philippines, Vietnam, Singapore, and Japan. Malaysia, Japan. Nag-away-away. Ang pinagawayan, ang Spratly Island. At ang Spratly Island, kung tutusin, atin yun.
Maintindihan nyo? Tinag-aagawan nila doon. Bakit? Anong mayroon doon sa Spratly Island? Mayroon pong deuterium, natural gas. At ang sa Pilipinas ay mayroon pa pong mga gold. Kaya pinag-aagawan ang ating bansa, Spratly Island. Once na pinuksan ang Surigao Deep, mga kapatid, ang pinakamalalim na dagat sa buong mundo ay ang Surigao Deep. Pag binuksan yan, yan ang ugat ng lahat ng langis sa buong mundo. Matutuyo ang Amerika at matutuyo ang Saudi Arabia. Sinubukan niya na binaunan ng bakal para doon ilalabas ang langis, yumuyupi po siya. Grabe po ang Surigao Deep. Napakalakas ang current ng tubig doon sa Surigao Deep of part of Mindanao. Amen? Yeah. At alam niyo po ba, ang Hidden City ay matatagpuan din sa Bukidnon, sa Mount Titanglan. Nandun po, sa ilalim ng lupa, ang sweldo po doon, balang. Minimina po ang ating ginto hanggang ngayon. Right. Halos po konti lang po ang government ang nakakalam niyo. At ang nagmimina doon, walang iba, kundi ang mga Amerikano. Amen? Yeah. Okay po? Sat on him had a bow. Mention no arrow. May bow pero walang arrow. Mayroong pana, ngunit walang palaso. He preaches peace, but is preparing a war as symbolized by the bow. So, ibig sabihin, control ni Antikristo ang buong mundo. Walang away, walang gera. Ang mga tao masaya. Walang ng rebelde, walang ng abusayap, at walang abusador. Amen? Pero, pinaghanda niya ang gira. Tingnan niyo ang pangalawang kamayo. Red horse. Next po. Sige po, pangalawa na. Maraming mga verses yan, pero diretso na tayo sa maraming verses. Red horse na tayo. Diyan na po tayo. Pangalawang kamayo. War against nations who refuse to submit the Antichrist. Daniel chapter 7 verse 22-27 of the ten horns representing all nations of the world. Three of a third will seem to find it hard to submit to the Antichrist right away. So pagkatapos ng rapture, itong one third, mga kapatid, ang sampung sungay represent of all nations. Halos ayaw pa nila magpasakop kay Antikristo. A need to subdue them could be reason for the coming of these red horse. Kaya ngayon, away-away pa. Hanggang ang maiwan na lang, ang pinakahuling makontrol nila ay ang Jerusalem, ang Israel. Red horse, and when, tinan niyo po yung verse, and when he had opened the second cell, kapag binuksan ni Kristo ang silyo, tsaka pa na lang mag i-allow si Antikristo mag-gera. Amen? I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse that was red. And power was given to him that sat thereon to take peace from earth, and that he should kill one another, and there was given to him a great sword. Mga kapatid, ang sinabi ko sa Biblia, kapag binuksan ni Kristo ang ikalawang silyo, narinig ko ang ikalawang hayop na nagsasabi, halika, tingnan mo. At narito ngayon ang ibang kabayo, at ito'y mapula, at ang kapangyarihan ibinigay sa kanya, at siya'y nag-upo, kinuha ang kapayapaan sa lupa, at sila'y nagpapatayan sa isa't isa, at binigyan siya ang malaking tabak. As we see here, all the events on earth are decided first of all in heaven. Ibig sabihin, desisyon na Jesus Cristo doon sa langit, habang nandoon tayo sa langit, nag-decide si Jesus Christ. Kinokontrol niya ang kapayapaan, siya ang may control, i-allow niya si Antikristo para i-conquer ang buong sanglibutan. Pangalawa, pagkatapos yan, i-allow ni Jesus Christ na magsimula na ang killing one another. Tingnan mo. Ay, balik muna sa tablet. Nandun ang kahulugan. Okay, nandyan po. Another horse that was red portrays
another symbol, this time, war. So pagkatapos ng kapayapaan, saglit lang, pagkatapos may war na. Makita nyo po? War! Kung mayroon First World War, Second World War, ito po ay ang tinatawag Third World War. Kung worldwide, ang Third World War. Mangyayari yan. Ang Third World War, worldwide, wala na po ang mga Kristiyano dito. To take peace from the earth, and that he should kill one another, and there was given to him a great sword. This proclaims the fact that more people will be killed during the Great Tribulation than at any other similar time frame in history. During Israel, wala dito sa kalahati. Dito matinding patayan. Buong mundo ito. Naintindihan niyo po? Yeah. Ang gira ng unang panahon, bansa. Pero ngayon ito, mundo. Buong mundo ang away. At ang pinaka rendibo, ang meeting place ng away ay ang the Valley of Megiddo. Ang kanyang haba 18 miles. Ang kanyang lapad 22 miles. Napakalawak yun. That is the center of the battle in the Middle East. Next po. Black Horse, pangatlo na po tayo. Ang pangatlong kabayo na nakikita ninyo sa Revelation chapter 19, control of basic commodities of life done perhaps by rationing. Luxurious and pleasures, wine and oil are prohibited. Bawal galawin ang langis at ang alak. A worldwide totalitarian or communistic socio-economic discipline will be enforced. Dito na papasok yung programa ng UN. One world government, new world government, one world church, one world religion, one world cashless currency, at dito na kukontrolin lahat ng mga tao pagdating sa Philippines. So dito na po ang plano nila pagkaisahin ang ating ekonomiya. Gagawin na pong komunistik. Magiging komunista na po ang buong mundo. Sa ngayon po, China pa lang ang komunista. Tama po? Time will come, ang Philippines, masakop siya na maghahari sa Asia. I don't want to mention the name. Pero wala na po tayo. Ang maiwan dito, ang mga nagpipraise the Lord, ang hallelujah, na hindi kasama sa rapture. Ang mga hindi nakasama sa rapture, maranasan nila ito. Pang-apat, dito na lang tayo magtatapos. Pale Horse, kasi sa sunod na linggo, 21 slides yan eh. This power blitz of the Antichrist will result in the death of many by execution. Hunger prevented from buying food without the mark of the beast. Revelation chapter 13, tingnan natin. Verse 16. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads. Mga kapatid, and that no man might buy or sell, save he that ang sabi po dyan sa Biblia, walang makapagbili o makapagbinta maliban kung siya ay mayroong marka o ang pangalan ng halimaw o ang number ng halimaw. Ang tawag niya 666. Kaya pag hindi mo tinanggap si Jesus Cristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, maiwan ka dito sa rapture. Kaya matindi ang hirap dito, mga kapatid. Huwag na natin hintayin na matapos ang rapture, saka tayo magdesisyon. Dapat bago ang rapture,
dapat maging matapat tayo na magsamba at maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong magsawa sa pagsuporta sa misyon. Huwag tayong magsawa. Lahat ng ating kayamanan ay mauubos at gagamitin ng Antikristo yan kung hindi mo gagamitin sa gawain ng Panginoon. Ang tinago mo sa bangko, masasayang lang yan. Kapag dating ng Panginoon, maiiwan mo yan, gagamitin ng Antikristo yan to control the world, to control the people. Kaya pag mayroon kang pera, mayroon kang kayamanan, gamitin mo yan sa family mo, gamitin mo sa ministry. Yan ang sinabi ng Panginoon, huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa kung hindi mag-impok ng kayamanan sa langit. Ako, pag may pera ako, gamitin ko sa gawain. Pag binigyan ako ng Diyos ng million, gagamitin ko sa ministry. Magpatayo tayo ng foundation para magkaroon tayo ng mga orphanage, tapos yung mga taong grasa, alaga natin hanggang gumaling sila para mapakilala natin sa kanila si Jesus Cristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pag may foundation tayo, may mga out of school youth na hindi makapagtapos sa pag-aral, magsuporta tayo para pagdating ng Panginoon, hindi masayang ang ating pinaghirapan. Kaya po mga kapatid, kung pag-aralan mo ng gusto ang Biblia, tama po ang sinabi ni Jesus, huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa. Kung mayroon ka ngayon, gamitin mo yan sa iyong pamilya, gamitin mo sa ministry, para pagdating mo sa langit, mayroon kang corona. Amen? Amen. Matindi pa yan, di pa natin natapos, magkalahulog mga bituin. Lilipat ang dagat sa bundok, lilipat ang bundok sa dagat, sa sunod na linggo na yan. Amen. Itutuloy sa sunod na linggo. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ipikit po natin ang ating mga ulo. Yuko po natin ang ating... Ipikit natin ang ating mga mata. Iyoko natin ating mga ulo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensahe sa umaga nito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Mga kapatid, kung naunawaan mo mensahe, lumuhod ka at magpasalamat sa Diyos. Sabihin mo, Lord, salamat sa katotohanan ito na aking napakinggan sa aking minamahal na pastor. Salamat sa ganitong pangyayari. Aking dadalhin ang aking mga mahal sa buhay. Ipag-pray mo ako, pastor, ang aking mga mahal sa buhay ay makasama ko sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, maging matapat lamang sa pagsamba, sa pagbasa ng Biblia, sa panalangin, pagsuporta sa misyon, pagsuporta sa gawain ng Diyos. Ibalik ang ikapo, ibigay ang first fruit, at pagsuporta sa ministry. Tulungan natin ang ating mga scholar. Tulungan natin ating activities sa church. Huwag natin kalimutan ang ating pastor. Suportahan din natin siya. Panginoong Diyos, salamat po sa umaga nito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Salamat sa katotohanan ito. Holy Spirit, salamat sa pagbigay mo sa amin ng karunungan at kalaman upang malaman namin ang sa darating na pangyayari at ito ay totoong mangyayari. Panginoong Diyos, tulungan niyo pong mga mahal namin sa buhay na sila po ay makakasumpong ng katotohanan, makarating sa katotohanan, makilala nila si Jesus Cristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. At kami po ay maging matapat sa pagsamba at sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat niyo pong mga anak, lahat po ng mga members ng PCBC, dito din po sa church, sa mga tahanan, sa abroad, huwag niyo po silang pababayaan. Ingatan niyo po sila, si Sister Joy Albao, si Sister Milin Manalatas ng Manila, at ganoon din po si Preacher Jumar Lucina Quezon, at ganoon din po ang mga kapatiran namin sa abroad, si Rochelle Flores del Rosario Covington. Patuloy mo po siyang pagpalain, ingatan at ilayo sa kapamakan.
Dalangin niyo po namin si Brother Chapet. Tulungan niyo po magbalik loob sa inyo. Magpatuloy na magpagamit. Maglingkod sa inyo. Ingatan niyo po siya sa Singapore. At ganun din po si Jared. Ang kanyang pag-process ng papers na maka-approve. At huwag niyo po silang pamubayan. Mga kapatid ko sa Mindanao, sa Mikawayan, mga pamangkin, si Tatay Pablo, at mga kapatid namin sa Antique, si Brother Abunjo, si Sister Imelda. Panginoong Diyos, tulungan mo rin po at paglubayan lahat po ng mga young people makatapos sa pag-aaral. Ang mga magulang, ang mga candidate for baptism, tulungan niyo po at paglubayan at ingatan niyo po kami sa bawat isa, lalong-lalo na po sa COVID-19. Dalangin po namin, balutin niyo po kami ng iyong mga dugo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi na Amen and Amen. Para po sa ating kaloob, tayo po'y magsitayo lahat. Tinatawag natin si Brother Roel mag-pray sa tithes and offerings. Pagpikit tayo ng ating mga mata, yuko natin ating mga ulo para po sa prayer ng ating ikapo. Observe social distancing po para po sa ating pagbigay ng ating tithes and offerings. Pagkatapos po ng pagbigay, pwede na po makaupo. Ang ating pong closing song ay solo.
Amen. Tayo po magsitayong lahat para po sa ating closing prayer. Ipikit po natin ang ating mga mata, iyoko po natin ating mga ulo. O Panginoong Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito, sa mensahe. Banal na Espiritu, maraming salamat sa pagbigay niyo po sa amin ng karunungan at kalaman. Nanaunawaan mo namin ang inyong salita, O God. Dalangin ko po sa lahat po ng inyong mga anak na narito ngayon. Ipabawon niyo po sa amin ang biyaya sa aming pag-uwi. Ilagay niyo ang kagalakan, kaligayahan, katuwaan sa aming mga puso. Ilayo niyo po kami sa kapamakan. Pagpabayan niyo po ang bawat isa. Patuloy mo po pagpalain, ingatan, at tustusan ang aming mga pangaraw-araw na pangailangan. Sa lahat ng mga members ng PCBC na ang prayer nila ay ang internet connection, ipagkaloob niyo po sa paliwasan sa prayer request ni Sister Lee. Ganon din po ang bawat tahanan na walang simple na Android kayo po mag-provide para sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang mga members na walang house and law, pagkaloobin niyo po. Ang mga members na may desire magkaroon ng four wheels, pagkaloobin niyo po. Ang mga estudyante na naghahangad na makatapos sa pag-aaral, tulungan niyo po at pagpalain, ipagkaloob niyo po na makapagtapos sa pag-aaral. Ang mga membro na may karamdaman at may mga sakit, natasin niyo po ang mga problema at ang mga karamdaman, pagalingin niyo po. I-comfort niyo rin po ang pamilya ni Pastor Laurita at ang Christ Baptist Church ay po mag-provide ang susunod na magpastor. Dalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay na sila'y maglilingkod sa inyo. Ingatan niyo po mga kapatiran namin sa abroad. Pagpalaan niyo po mga kapastoran Luzon, Visayas at Mindanao na nangangaral ng Ebanghelyo, mga misyonaris sa ibang bansa, ang lahat ng mga Kristiyano ay inyong ingatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi na Amen. Lahat ng kamay sa dibdib, yung mga lahat, pagpalain po tayo ng Diyos. I love you in the Lord sa inyong lahat. May God bless us all.